So guys, ganito rin ba yung motor nyo? Yung kukurap-kurap yung park light nyo? Yung akala nyo kumikindat? Yan, parehas na park light ko. Dalawa kasi yan guys. Kukurap-kurap. Ibig sabihin yan, pundi na. So guys, kung gusto nyo malaman kung paano magpalit nito, sundan nyo lang itong video hanggang dulo. Let's go! So disclaimer lang guys, hindi po ko expert. May nalalaman lang na konti. Kaya sinishare ko lang yung nalalaman ko kahit papaano yung makakatulong sa inyo. Yung mga gustong mag-DIY, para sa inyo to. So, let's go guys! So guys, ngayong araw na to ay magpapalit tayo ng park light ng MIUI 125 dahil yung park light natin na LED ay pundi na, kukurap-kurap na. Siguro may nakitang kicks kaya kukurap-kurap. So guys, joke lang. So guys, kailangan natin palitan tong park light ko dahil alam nyo ba kung magkano ang multa mo pag nahuli ka dyan? Ang multa mo dyan ay 5,000 plus may service fee pa na 10 pesos kaya 5,010. Alam nyo ba kung bakit ko nasabi? Dahil nasampulan na ako. Ang park light ko kasi dati nahuli ako ng HPG ay kulay red. Bawal po yun. Bawal ang ibang kulay. Ang pwede lang dyan ay kulay puti tsaka yung dilaw. So, kaya pag ganyan guys, pag sira yung ano nyo, yung park light nyo, hundido, kukurap-kurap, effective yan, matik yan. Pag nahuli ka, 5K. Tapos, dun ka pa sa LTO, magtutubos. Pag LTO, HPG ang nakahuli sa'yo. Talagang madadali ka ng 5,000 dyan. Kaya kailangan, ayusin nyo na, pag sira na. Madali lang to guys. Sundan nyo itong video, panoorin nyo para masundan nyo kung gusto nyo mag-DIY. Kayang-kaya nyo. So guys, baka nagtataka kayo kung bakit ko ba binoise over. Alam nyo kung bakit? Dahil maingay yung paligid ko habang nagbablog ako. So guys, ang kailangan nyo namang tools dito ay Phillips screw. Yan lang. Tapos Allen. Yun lang. Madali lang to. Bale, ilang Phillips screw lang naman tatanggalin nyo yan. 6 lang. Tapos 2 Allen. So, sundan nyo lang to guys. Ganun lang, madali lang to. Sa mga gusto mag-DIY, gawin nyo na to, yung mga hindi pa maalam. Disclaimer lang guys, hindi po ka expert ha, hindi rin ako mekaniko. Pero, may kunting nalalaman lang ako, kaya isishare ko din sa inyo. So, let's go! Bilisan na natin to, pass forward na natin to. So guys, pagkatapos natin kalasin nyo na ibubuka natin ng konti ito. Bubuka nyo lang konti para hindi na kayo magkalis sa gilid na flarings nyo. Tapos sugutin nyo banda sa taas, ganyan lang. And basta ibuka-buka nyo lang konti yan guys, madali lang kalasin yan. Yan, ganyan lang. Madali lang yan. Tapos pag natanggal nyo na yan, disconnect nyo lang yung connection ng ano, wirings. Plug and play lang naman yun, kaya hindi kayo maliligaw dyan. May lock siya. Hindi ko na nakuna ng video guys, nakalimutan ko. Pero madali lang yan. I-disconnect nyo lang yung socket na puti. Yun lang naman, wala lang iba dyan, yung socket na puti, yung sa may headlight. Yun lang i-disconnect nyo. Mamaya, papakita ko sa inyo pag nakalas ko na. May lock naman yun, may pin lang yun, kaya madali lang kalasin yun. Kaya hindi kayo mahirapan dyan, madali lang. So, yan lang guys, ganyan lang oh. Ayan, yung socket na yan. Yan, yan. I-disconnect nyo lang naman yan. Wala na kayo bang tatanggalin dyan. Kundi yan lang. Madali lang. So, tapos guys, yung park light na LED, tatanggalin na natin yan. Yan, yung tinuturo ko na yan. Yan yung park light, kabilaan. Dalawa yan. LED yung nakalagay dyan, T15. Tatanggalin na natin kasi pundi na nga, kukurap-kurap. Palitan na lang na muna natin ang stock. Stock lang muna ang ipapalit natin dahil wala tayong extra LED. Yan, kung makikita nyo yung LED guys, medyo sunog-sunog na yung mga ano niya, yung mga pinakailaw niya. Kaya kailangan na nating palitan. Sayang, maganda pa naman. Mas maganda sana kung LED rin na yung papalit natin guys kasi mas matipid sa battery yun. Kaysa yung stock. Yung stock kasi mas matakaw sa battery. Kaya mas maganda sana kung LED rin. Kaso wala nga tayong extra LED, kaya
stock na lang muna ang ipapalit natin. So, yan guys, natanggal na natin. Ngayon, bago tayo magkabit ng park light, testing muna natin. Eto guys, oh, yan, may extra akong battery dyan pang testing. Tapos, meron din akong ano, yung test light para matesting ko. Yan. So guys, kung makikita nyo yung park light na yan, galing yan sa signal light. Parehas lang naman yan. Ang ginawa ko lang dyan, tinanggal ko lang yung pintura, yung kulay dilaw na pintura niya. Pinantanggal ko dyan, gasolina. Nilagay ko sa basahan, tapos pinunas-punas ko. Okay, natanggal yung pintura. So guys, testing muna natin. Yan, meron akong test light. Ayan. Testing muna natin kung gumagana bago natin kabit. So yan guys, gumagana siya. Hindi lang masyadong kita kasi maliwanag sa labas. Ayan, gumagana siya. Dalawa lang naman yan. Yung isa, testing din natin. Sa mga gusto mag-DIY, yung mga hindi marunong, sundan nyo to para makukuha kayo ng idea. Ulitin ko guys, hindi po ka expert, hindi rin ako mekaniko. May kunting nalalaman lang. Share lang natin para yung mga gusto mag-DIY at gustong makatipid na ayaw namang magbayad sa labas, eh kayo na lang gumawa dahil madali lang naman. Dahil wala naman kayong gagalawang iba dyan, plug and play lang naman yan. Salpak lang kayo ng salpak dyan. So guys, na-testing na natin. Gumagana siya ngayon. Salpak na natin. So ganito lang kadali guys. So yan. Salpak nyo lang. Wala na kayong ibang gagawin yan pagkasalpak nyo. Kung saan nyo hinugot yan, doon nyo lang din babalik. Ganun lang kadali. Ayan, ganyan lang. So guys, maraming salamat pala sa sumuporta sa aking YouTube channel dahil kahit papano monetize na tayo, kikita na tayo. At dumating na rin yung pin, Google AdSense pin natin, dumating na. Kaya nagpapasalamat ako sa mga sumuporta dito sa aking YouTube channel. So guys, ganyan lang kadali. O diba, dali lang. Yan, pagka salpak, balik na. So yan guys, tapos na. Tapos yung white socket na pinagtanggalan natin kanina, salpak lang natin, plug and play lang naman yan. So yan, ganyan lang guys, salpak na natin. Hindi kayo maliligaw dyan kasi may pin yan, may lock yan. Kaya hindi yung may papasok yan pag hindi nakatapat sa lock. Kaya wag nyo sabihing maliligaw pa kayo dyan, hindi na kayo maliligaw dyan. Mas maganda guys kung wag nyo munang ipwesto, wag nyo munang sapak nyo lang muna, i-connect nyo lang muna, tapos testing nyo muna kung gumagana, baka mamaya hindi maganda yung pagkasalpak nyo ng ilaw, uulit kayo magkakalas. Yan, i-connect nyo muna, tapos try nyo pailawin kung gumana. Yan, try nyo pailawin. Yan guys, akala ko gumagana. Tinatakpan ko kasi maliwanag kasi kaya sabi ko parang hindi kita. Yun pala, hindi gumagana. Hindi siya gumagana. Kaya inulit ko ulit. Tinanggal ko ulit yung ilaw, tinignan ko kung nagana. Yan sa part na yan, pinaandar ko pa. Baka mamaya masobrang lubat lang yung battery ko. Yun pala, hindi talaga gumagana. Ayan, nakaandar na yan guys. Tapos tinignan ko ulit, hindi talaga gumagana. Noong una, akala ko maliwanag lang, kaya hindi kita. Yun pala, hindi talaga gumagana dyan. Kaya ang technique dyan na gagawin nyo, tignan nyo muna kung gumagana, hugutin nyo muna. Bago nyo pala isalpak muna, pagganahin nyo muna. Ayan, maluwag pala. So ayan guys, gumagana. Maluwag pala yung pagkasalpak ko ng bumbilya. Kaya mas maganda, testing nyo muna. Testing nyo muna yan bago nyo salpak. Para hindi kayo uulit. So yan guys, oh, gumana na. Kahit maliwanag, kita na. Yung kabila, hindi pa gumagana. Maluwag din ang pagkasalpak ko, kaya hindi gumagana. Kaya mas maganda, bago nyo salpak, try nyo muna. Para hindi na kayo umulit. Para hindi kayo magduble-duble. Ganyan lang kadali.
So, testing ulit natin guys. Yung kabila, wala pa, hindi pa gumagana. Hugutin muna natin. Tapos, tignan natin kung gumagana siya. Bago natin ibalik lahat. So, yan guys, gumana na. Yan o. Kitang-kita na siya kahit maliwanag. Ayan o, yan. Gumana na. Ayan, pagkatapos yan guys, balik na natin. Patayin nyo muna. Tapos balik nyo na. Phillips screw at allen lang naman. Ganun lang din ang magbabalik guys. Bubukan nyo lang yung ilalim. Yan. Bukan nyo lang ng konti para may salpak nyo. So, hanggang dito na lang guys. Yan, sundan nyo lang guys. Ganyan lang naman. Madali lang naman. Plug and play lang naman yan. Madali na lang yan gawin. Masusundan nyo to. So, pagkatapos nyan guys, balik nyo na yung Phillips screw na tinanggal nyo tsaka allen, yun lang. Hindi na kayo maliligaw dyan. So, hanggang dito na lang guys. So guys, kung gusto nyo yung mga ganitong video, yung mga basic-basic lang, syempre, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong video. So, yun lang guys. Please subscribe to my YouTube channel. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you.